isang kanta na pinasikat di umano ng isang rapper sa Estados Unidos na si YNW Melly, na pumalo ng higit kumulang 500 million views. Ngunit makalipas ang ilang buwan ay bigla na lamang nadakip at nagulong ang fast rising superstar na si YNW Melly bilang suspect sa pagpaslang sa dalawa nitong kaibigan na kanya pa mismong kagrupo. Meron nga bang connection ang krimen sa kanta niya? Ako nga pala si Cyberflex at inihahandog ko sa inyo ang isa sa pinaka nakakatakot na rapper sa mundo, Jamel Demons. Yes, yan ang kanyang tunay na pangalan, nakakatawan sa mga kademonyohan niya. Si Jamel Demons, o mas kilala sa tawag na YNW Melly, ay isinilang ng kanyang ina na si Jamie Demons noong 14 anyos pa lamang ito sa Gifford, Florida sa bansang Amerika. Kindergarten pa nga lang daw si Melly ay nakilala na niya ang unang kaibigan niya na si Christopher Thomas na kilala ngayon bilang YNW Juvie. Kinder pa lamang kami, naalala ko, mahilig na siya sumayaw sa'yo at saka kumanta. Wika ng kanyang ina, ang kanyang anak daw ay isang mabait na bata, bungisngis, mahilig sumayaw at kumanta. Pero ayon kay YNW Melly ay bata pa lamang siya ay napapansin niya na ang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. At ito ay nagsimula noong siya'y 9 na taong gulang pa lamang. Nung bata ako, ang dami kong laruan na nakalagay lamang sa sofa at isa sa pinakapaborito ko talaga ay yung toy gun ko. Hanggang sa nakita niya ang isang tunay na armas na pagmamay-ari ng kanyang tito. Nagpagulong-gulong ako hanggang sa tumama ang ulo ko sa ilalim ng sofa. Tapos bigla akong may nakita sa ilalim, isang matingkad na bagay. Kinuha ko yun, sabi ko, ang bigat nito kumpara sa laruan ko. Yung pala, tunay na yung hawak ko. Hindi ko alam yun nung bata ako, kaya ang ginawa ko, kinalabit ko ito. Sa sobrang lakas ng tunog, halos nabingi ata ako ng isang linggo. Grabe, hindi ko malilimutan yun. Kaya bago siya tumungtong ng 10 taon ay nakahiligan na ni Melly magdala ng armas at nagdala pa nga ng matalim na bagay noong grade 7 pa lamang siya na nag-ugat sa kanyang pananakot sa kanyang mga kaklase. Samantala, nung siya ay nasa 8th grade ay nakarecord na siya ng kanyang kauna-unahang kanta. I don't know much about love, I don't know much about trust, and I ain't never worried cause they don't know about us. In 2015 ay nabuo naman ang YNW Group na kinabibilangan nila YNW Juvie, YNW Sock Chaser, YNW Bortland, at YNW Melly. We finna cause a disaster. We in the streets all day and all night. We about to cause a disaster. Preaching real fast like a pastor. Pero sa umpisa pa lamang ng kanyang 10th grade ay naharap na siya agad sa kanyang unang kaso ng paputukan niya, ang tatlong mas nakakatandang estudyante sa loob mismo ng kanilang paaralan. Sa tindi nga ng kanyang ginawa ay na-expelled ito sa paaralan at nakulong pa sa loob ng isang taon sa edad lamang na 16. That time, habang siya ay nasa bilangguan ay napagdesisyonan niya na magbago ng tuluyan at mag-focus na lamang sa pagsusulat ng kanta. Narito ang kanta na ginawa niya sa loob mismo ng kulungan. Though ewan ko kung paano nakapasok yung camera dito, but anyway, pakinggan na lang natin. Don't you cry, I'm sorry. I just hope sometime I'll be home. Talaga namang hindi maitatanggi na may boses talaga si Melly. Kaya naman, pagkalabas niya ng kulungan ay agad itong sumikat nang i-release niya na ang music video nito na pinamagatang Mama Cry. Mama, please don't you cry, I'm sorry. Nung panahong to ay matunog na rin talaga ang kanyang pangalan. Sasabayan pa ng paglabas niya ng maraming music videos. Ngunit matapos ang kanyang 18th birthday ay nakulong na naman siya dahil sa pagdadala ng ipinagbabawal na, alam niyo na. Pinakawalan din siya matapos ang ilang araw at naglabas pa nga ng bagong music video na pinamagatang First Day Out.
and she grabbing on my zipper. Ilang buwan matapos nito ay inilabas niya na ang music video ng pinakasumikat niyang kanta na Murder on My Mind. Makinig kayo, ang music video na ito ay hango sa isang lalaki na aksidenteng napas lang ang kanyang kaibigan. At mabibigla kayo sa susunod na mangyayari. October 26, 2018, dalawang tao ang napas lang sa loob ng sasakyan na kinikilalang sa sina YNW Sack Chaser at YNW Juvie, na parehong kababata at kagrupo ni YNW Melly. Pero bago yan, ay mag-subscribe ka muna. Ang sinasakyan nilang sasakyan ay may 8 tama sa bandang kanan at isa naman sa likod nito. Tinanong ng pulis kung ano ang nangyari kay Bortlen na isa pang miyembro ng grupong YNW na kasama sa loob ng sasakyan. At sinabing biktima silang tatlo ng di inaasahang engkwentro. Ayon sa kanya ay habang nangyayari ang krimen ay yumuko siya para makaiwas at mailigtas ang sarili. Agad-agad namang umaksyon ang pulisya at ayon sa investigasyon, lumalabas na sina Melly, Bortlen at ang nasawing sina Juvie at Sack Chaser ay nasa iisang kotse lamang nung nangyari ito. At ayon din sa girlfriend ni Melly ay tumawag daw ito sa kanya at nagsabing pinaulanan daw quote and quote sila, which confirms na kasama siya sa loob ng sasakyan na taliwas sa kanilang statement. However, YNW Melly continues on his music career, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay ang patuloy na pag-iimbestiga sa kanya ng pulisya. 3 weeks later, lumabas naman ang kanyang music video na talaga namang tumabo ng milyong-milyong views kasama ang one of the most famous rap artist na si Kanye West. I got mixed personalities. Puntong to ay talagang halos isang hakbang na lang ay mararating niya na ang next stage para maging mainstream artist. Ngunit wala pang isang buwan ay lumabas na nga ang kanyang warrant of arrest. At ito ay sasalang pagkitil ng buhay ng kanyang dalawang kaibigan. Dagdag ko pa, sumikat din sa social media ang kanyang mugshot na tila nakangiti pa sa kabila ng kanyang pagkakaaresto. However, ayon sa pulis ay gawa-gawa lamang daw ang mga tama ng kotse na galing sa labas dahil ang mga biktima ay napas lang daw di umano sa loob ng sasakyan. Habang ang suspect naman daw ay maaaring nanggaling daw sa kaliwang upuan na kinauupuan ni YNW Melly. Also, dahil din sa mga musikang gawa nito na puno ng sensitibong liriko ay lalo pa siyang naidiin sa hinaharap niyang kaso. Yes, yes. Wika naman ng ibang fan ay isa lamang itong art at for entertainment lamang. Pero paano kung isa pala itong susi sa paglutas ng karumal-dumal na pangyayari? Dagdag ko pa, kapansin-pansin din ang kanyang tato sa muka na pangalan ng kanyang dalawang kaibigan. Na ayon sa isang tradisyon, ang tattoo placement daw na yan ay nangangahulugang sumakabilang buhay na. Ngunit nakapagtatakat dahil pinatato niya ito noong buhay pa ang kanyang mga kaibigan. Nakakagulat diba? Talagang mukhang pinagplanuhan. Ngunit ano nga ba ang maaaring dahilan kung bakit niya ginawa ito sa mga kaibigan niya? Well, according to some resource ay may matagal na away na daw ang nanay ni Melly at nanay ni Sack Chaser na nag-ugat sa away din ng dalawang magkaibigan. Mabalik tayo, habang siya ay nasa kulungan ay na-involve din si Melly sa pakikipag-away sa ibang inmates at guards at napatawan ng 70 days solitary for misbehavior. Habang ang kaibigan niya naman na si YNW Bortlen ay nakalaya na at kasalukuyang naka-house arrest na lamang. According din sa isang article ay na-infection pa nga daw ang kanang panga ni YNW Melly dahil hindi niya na daw magawang linisin ang kanyang diamond implant sa kanyang ipin dahil pinagbawalan na siya gumamit ng toothbrush dahil sinubukan niya daw ito noong gawing armas. At ngayong 2023, 4 taon mula nang siya'y makulong ay under investigation pa rin ang kanyang kaso. Ngunit sa oras na mapatunayan na siya ay guilty, ay mahaharap na siya sa parusang kamatayan. I won't write my wrongs, I-
Ako nga pala si Cyberflex. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo, ay ilike mo na at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel.